Hello po mga katek, for today's video, itetest po natin ang Smart Unlead Data gamit po ang POCO M3 Pro 5G. Okay, so naglabas na nga po ulit si Smart po ng bagong selected unlead data po sa mga users or sa mga old users. Ayan po. So nakatanggap po ang isang SIM ko ng unlead. Ito po ang mangyayari ng inyong Giga Life kung meron po siyang unli, yan po, magiging unli data po siya. Kung wala pa po kayong Giga Life, malalaman nyo po na selected po kayo for unli kung naka-receive po kayo ng text kay Smart na ganito po. So, ito po ang kanilang message, unli data just for you, enjoy unli data for all site for 99 pesos till January 30. Ayan po. So until January 30, 2001 lang po ito ang kanilang data. So kung naka-receive po kayo ng ganitong text, mag-download na po agad kayo ng Giga Life at mag-register po doon. So sa ngayon, ganito po ang kanyang UI. Meron po siyang unlead data again. Kapag hindi naman po kayo naka-receive ng unlead data, ganito naman po ang inyong makikita sa inyong Giga Life. So double data lang po ang makikita nyo. Yan po, double data. Well, dito naman po sa unli ay magiging unli po siya. Ayan. So again, selected users pa lang po ang makaka-receive ng unli data. Pero sa napansin ko, mas marami na po ito kaysa sa before. At mas mura na po siya. So ayan, 99 and then 299. Okay, so sa ngayon po, mag-register po tayo. First step, dahil wala pa po tayong load, mag-load po muna tayo. Ang gagamitin ko sa pag-load ay ang Paymaya. Ayan, so load tayo ng 300. Bye. Ayan, so successful na ang ating pag-load. Naka-receive na tayo ng text at i-refresh lang po natin. Ayan, so meron na po tayong 300 load. So sa pag-load po, punta lang po kayo sa Unli Data at pagkatapos ay i-click yung promo. So dito, tunay na yung pipiliin ko at i-click lang po ang subscribe. Ayan. Alright, so meron na po siyang thank you message at i-check natin ulit. Ayan, so meron na po tayong unli data. Hindi po ito unli 5G. Magkaiba po ito sa unli 5G po guys. Ang unli 5G, ito po yung sa all data and then unli data. Ayan, so magkaiba po siya sa unli 5G data. So ito, pwede po ito sa ano, sa hindi 5G na phone. Pero iti-test po natin ito sa POCO M3 Pro na 5G. Para po ma-check natin yung speed niya or kung may speed capping po ba. Okay, so registered na po tayo. So refresh na po natin. Yan, meron na po tayong unli data, 299. Now, ang gagawin po natin sa ngayon ay mag-speed test po tayo. So yan, so 5G Smart, ayan po. At before po tayo mag-test, i-check po natin yung kung gaano po kainit yung ating POCO para po ma-check natin kung iinit po ba siya sa 5G. Okay? So, ayan. Check natin surface. So, meron po siyang 35.5. Check natin ulit. So, hindi pa tayo nag-start ng speed test. Ayan. 35.9 po siya, guys. Okay. So, start na po tayo. So, base sa test natin, guys, wala po siyang speed na capping. Sa data capping naman po, hindi pa po natin alam sa ngayon. At iti-test pa natin yan. Okay, so yan po ang speed niya sa speed test na app. Okay, so next naman, mag-test po tayo sa Wi-Fi man na app. Yan po. So yan, start speed test. Start test. Okay, so yan po ang kanyang test. Speed test. 320 Mbps, then 16.9, then yung ping is 53. Okay, so yung server niya na ginamit ay sa China. Okay, so yan. So check natin yung kanyang temperature. Surface. Yan, naging 37 na po siya guys, 36. Okay. So, hindi pa siya masyadong mainit po, guys. So, okay na okay. Next naman po ay try po natin sa fast. Yan.
niya. So habang nagtetest po yan, check po natin yung kanyang kung gaano po siya kainit. Yan, 36. Okay, show more. Okay, so yan po ang kanyang speed sa fast. Okay, so next naman po, mag-hotspot po tayo dito at kukonnect po tayo sa ating mga phone. Ayan. So first, dito sa ating iPhone. So I think connected na po tayo. Ayan, Poco M3 Pro 5G. Next naman po ay dito sa ating Vivo Y11. So, yan, scan po natin. At dyan, join Wi-Fi. Okay, so ayan. Connected na po tayo, Poco M3 Pro 5G. At next naman, dito sa ating Redmi Note 9. Okay, scan. At join network. Okay, so connected na po tayo. Okay, so tatlo po ang connected sa ating Poco M3 Pro, ang iPhone 12, ang Redmi Note 9, and then itong Vivo Y11. Okay, so mag-speed test po tayo sa lahat. So i-check natin kung makakaya niya po ba or kung makakapag-provide po ba siya ng internet. Okay, so before po niyan, i-check natin yung kung gaano po siya kainit, yung ating Poco. Nag-39 po siya. Try natin sa surface. 38.7. Yan. Medyo mainit po talaga siya pero hindi pa po tayo nag-speed test. Okay, so ready na po ang ating speed test at itetest na po natin silang lahat. So again, connected po ang ating tatlong phone dito sa ating Poco M3 Pro. Ayan po, Poco M3 Pro. Ayan. So, check natin yung kanyang, ano, sa body. Mainit po siya, guys, 39. And then, try natin sa surface, 39.1. Okay, try natin sa likod, guys. 39.8. Ayan. So, ito po yung speed na nakukuha natin sa ating mga, ano, sa ating mga hotspots. Ayan, 10, 10. Baka merong speed something, check natin yung kanyang ano. So try natin ulit, speed test muna tayo, pero hindi tayo mag speed test dito sa ating Poco, dito lang po sa ating mga hotspots. Ayan, so 39.9. 40.2. So try natin yung body. 40.2. Okay, so ganyan po ang speed nila sa speed test na app. Ayan po. Okay, so next naman po ay sa Google Speed Test. Again, connected pa rin po silang tatlo sa ating Poco M3 Pro. So, monitor natin yung kanyang, ano, 40.3, surface, yan po guys, so yung speed, ayan po, okay, so yan yung mga speed nila dito sa Poco, malakas po siya dahil siya po ang main, di naman po sa ating mga hotspots, 12, 3, 9. Okay, so test natin ulit. So monitor natin ulit, guys. 40 po siya dito sa ating Poco. Try natin dito sa ibang phone. 36. 37. Dito naman sa iPhone 12. 37.3. Pero dito sa ating Poco ay 40.6. Ayan. Okay, so next naman po, mag-YouTube po tayo sa lahat. Ayan. Okay. Try natin sa likod, guys. Dahil sa likod yung ano. 41.6. Pero, hindi naman siya masyadong ganun kainit para sa akin, guys. Kung i-feel lang natin, hindi naman po siya ganun kainit. Pero, based naman po dito sa ating
scanner is 41. Yan. Ganyan po siya. Okay. So far po guys, okay naman po silang lahat. So dahil gumana po sila, meaning working fine po yung ating Anli. At itetest natin yan hanggang mamaya para po ma-check natin yung data kung may capping ba o mabablock po ba siya. Okay? Okay, so sa ngayon po, magda-download po tayo dito sa 4K HDR na video na ito. Malaki po itong data, kaya try natin i-download. Ayan, so meron po siyang 1.33 gig sa Full HD. Yan lang po ang pwede nating ma-download. Ayan po, Full HD, then 1.33 gig. So download po natin yan. Okay. So while downloading po yan, ay atin po siyang ipi-play. Ganyan po, naka-play din po siya. At iset natin yung anyang settings to advanced. And then, ito. So check naman po natin yung data. So ngayon ay meron po siyang 2.78. Yan po yung sa kanina, hindi pa po natin na-refresh. At i-refresh po natin. Close natin yung data, then punta po tayo ulit sa settings, and then search natin data usage. Ayan. So click data usage, at meron na po siyang 2.96 gig na data usage. Ayan. Meron po siyang ganyan. At currently, nag-download po tayo dito sa ating iPhone 12. Okay, so check naman po natin ulit ang kanilang mga temperature. Ayan. 40.5 dito sa iPhone 12, 37.5 dito sa Redmi Note 9, 38.1 dito naman po sa ating Vivo Y11 is 37.2. Okay? Okay, so after ilang minutes ng test, check naman po natin yung kanilang temperature. 41.8. Ayan, 38.3, 37.3, 37.8, and then sa ngayon po, i-check po natin ang kanilang data usage. Currently, still downloading pa rin po yung sa ating iPhone 12 na 4K HDR. So dito naman po, i-check natin ang kanilang data usage. So, data usage. Ayan. 4 na po siya. 4.33 data usage. Okay. So, patuloy pa rin po nating itetest ito hanggang mag 10 gig data. Okay. So, para mas mabilis po mag-consume ng data, i-click mo natin ang mga... Okay. So, para mas mabilis po mag-consume ng data, i-download po natin lahat. Ito po, download po tayo, 1080p, download. Ayan. So, downloading po siya, dito rin po, mag-download din po tayo, 1080p, download. Dito rin po, download din po tayo. Ayan. So, downloading po sila. Okay, so after ilang test at speed test, ito na po ang ating data usage. Check mo natin. Yan. So, naging 8 na po. 8.82. At yan, yung mobile hotspot na 3.75 gig na po ang kanyang usage. Then, sa speed test is 3.50. At yung download natin sa iPhone is hindi pa rin pa natatapos. So, ang gagawin natin po sa ngayon ay close muna natin yung sa YouTube. And then, mag-speed test po tayo gamit po ang Wi-Fi man. Okay, so ready na po ang ating Wi-Fi man. At speed test po tayo. Ayan. Kung makikita nyo po, connected po tayo sa Poco. So, ayan po ang ating speed. Ayan. So, itong Wi-Fi man po, pwede po tayo mag-speed test sa kanilang dalawa na endpoint. Sa kanya to sa kanya na endpoint. Pero sa ngayon, yung internet na endpoint ang gagamitin po natin. Okay? So, ayan. Yan yung kanilang mga speed.
dito sa ating Note. So dito sa ating Vivo, yan po ang kanyang speed. Dito naman po sa ating Redmi Note 9, yan po. At dito naman po sa kanyang own na cellular, sa Poco M3 Pro, yan po kanyang speed. Dito naman po sa iPhone 12, yan po ang kanyang speed. Okay, so try natin ulit. Okay, so yan po. So check pa natin yung data usage. Ayan, data usage. So 9.23 na po siya. Okay, so try po natin last dito sa speed test. Ayan. Okay, so yan po ang kanilang mga speed. At i-check po natin ulit ang kanilang temperature. Ayan. So set lang po natin to surface 44.5. And then dito naman po 38 36 and 37. So ito po si Poco ang pinakamainit dahil siya po ang main. Yan po, 45.3. So check po natin dito sa likod, sobrang init na po niya. Yan. Ayan po, pero nahandle naman po sa kamay. So I think okay ba naman po siya. Medyo dito po sa ibabaw yung mainit, dito po na part. Yan, 36.1. Dito sa ibabaw po siya yung mainit, guys. Okay, so check naman po natin for the last time yung data usage. Ayan ba, data usage. So 9.74 gig na po siya. Try po natin mag speed test for the last time para po ma-hit niya po yung 10 gig. At habang nag speed test tayo, check naman po natin yung kanyang ano? Surface. So 42.4 47.1. ayan po. So check natin ulit yung kanyang data usage. Ayan, so data usage 10. So ayan, 10 na po siya guys, 10.9. at so far okay pa naman po. Nakakapag open naman po tayo ng mga apps tulad ng sa YouTube. Ayan, try natin. 10 gig na po siya at okay naman po. Ayan, so okay pa po siya. Okay, so yan po ang ating test sa Android data dito sa Poco M3 Pro 5G. So take note po na pwede po ito sa 4G phone yung Android data, as long as meron po kayong promo na Android yung ganito po. As long as meron po kayo nito at naka-register po kayo nito. So sana meron po kayo natanggap guys na ganito, dahil sobrang useful po nito, lalong-lalo na dun sa mga estudyante. So para naman po dun sa heavy users, hindi po ako sure kung mabablock po ba yung SIM nyo kung more than 24 gig na po yung data. Pero I think hindi naman po aabot dun kung hindi po palaging magda-download. Pero so far po yung 20 gig per day, napaka okay na po yun. Okay, so yun po ang aking test for today dun sa Android data for all sites. Sana meron po kayong natutunan at salamat po.